Hello guys, welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. Today's video natin guys ay may dadalawin tayong sibuyasan dito malapit sa pinagtaniman ng sibuyas ko. Nakakalungkot lang guys, kaya siguro hindi pa binabalikan tong sibuyas dito ay hindi na halos mabili yung puti na sibuyas. Kaya makikita natin guys dito ay halos pinupudpud na ng uod. So nakakalungkot lang guys sa mahal na nga ng abono, tapos sa tindi pa ng mga uod. Tapos ang presyo po ay 15 ang balita po namin dito ngayon. 15 pesos po ang sibuyas na puti, yung farm gate dito. So sa pula naman guys sa Union 88, balita pa naman namin ay 30 hanggang 35 pesos po ang farm gate. So isipin nyo naman guys, sa sibuyas na puti ang mahal guys ng buto, ang mahal ng abono. Tapos ang presyo lang niya ay 15 pesos. So nakakainayan guys yung sibuyas, kasi tinitignan ko talagang inuubos na rin siya ng uod. Tapos halos ang dahon niya ay halos paubos na rin. Kaya may ilang araw na rin siya guys nagpaani, pero yung kalahati ay hindi pa halos na aani o hindi pa nabubunot. Kaya ewan ko lang guys kung bakit hindi pa binabalikan to. So balita ko lang guys kasi sa sibuyas na puti, kaya siguro hindi pa makuha, kasi medyo pahirapan pa sa pagbebenta. Kasi alam nyo naman guys, yung puti hindi siya pwedeng pang stock o pang storage. O kailangan kasi guys pag in-harvest to ay diretso agad to sa market. Kaya siguro sa hirap nga ibenta tong sibuyas na puti, hanggang ngayon hindi pa binubunot tong naiwan dito. Kaya siguro ganun ang kaya nakakainayang din talaga yung sibuyas. Maganda pa naman sana yung laman. Dito lang ang in-harvest siya ay kalahati lang yung kinuha, iniwan pa yung kalahati. So nakaiwan pa dito at bunutin na siya talaga guys. Talagang harvestin na rin talaga yung sibuyas na yun. So yun nga pala guys, medyo malapit lang naman to sa sibuyas namin. Halos katabi lang ng pinita ko. Ang problema lang, baka pag nagtagal at pinabayaan na itong sibuyas na to at uurin, maaari kasi lumipat to sa sibuyas namin. So tignan natin guys yung sibuyas na puti na sinasabi ko, puntahan natin. So ito na po guys yung sibuyas na puti na hindi pa naani. So yun lang pong may kalabaw na yun, yun lang po ang napunutan ng sibuyas. Pero meron pa po dun sa gabi na yun at sa kabila po ng kubo na yun. Pero guys dito nga makikita nyo guys ay wala na siya halos dahon. So tingnan natin guys. So ito na nga guys yung sibuyas. Kita nyo guys, magaganda na may laman nya, mga good size naman. Pero guys, dahil nga hindi na ini-spray at hindi pa rin siya maani, so makikita nyo sa ibang dahon ay halos napudpud na ng uod. So makikita nyo dyan, harabas po yan o mga armyworm. So may mga uod po yan sa ibabaw. Ayan. So makikita nyo po dyan, halos pilapil lang po pagitan namin. Ito po si sibuyas na puti na to. Kaya kung maaani to guys, tapos napamamayan ng uod, sigurado nilipat to sa akin. Kaya nag-aaraw-araw pa rin ako ng spray. So ayun guys, good size naman siya. Kung bakit hindi lang po siya mabili ngayon, at saka yung presyo nga hindi naman at kaya talaga ng mga farmers yun, at hindi na rin makakabawi halos pagka ganun lang po ang presyo. So halos kalahati po to na sibuyas na puti na hindi pa naani. So yun lang po ang inani, dalawang banos lang po na yun. Kung makikita nyo may kalabaw na nakasuga, pero ito iniwan na. So makikita nyo guys, wala na siyang dahon, halos napudpud na. Kawawa guys yung financier nito tsaka yung gumawa. Gaano ang hirap mag-alaga ng sibuyas, dahil halos lahat pagdadaan mo dito, lalo sa panahon. So makikita nyo guys na maganda naman talaga ang sibuyas na to. Kaya lang siguro sabay-sabay yung nagpaani ngayon, kaya nag-oversupply ngayon dito. So halos wala na siyang dahon. Tindi na nga uod. So talagang papunta na rin dito sa gawing gilid. So doon po na nag-umpisa yung uod. Ayan, makita nyo, pudpud na halos.